yun na po na shoot ako ngayon dahil nung nagpunla po ako nito, ito nagpunla ako nito. Yung seedling ko po ay yung seeds ko po na natira. Yung diyan po ay malalaki, isang tree po 'yan. Pero ito po ay nasa mahigit 100 lang po. Na sana ay 300 ang napunla ko po dahil tatlo-tatlo nga yung bawat butas ng seedling tree. So hindi po lahat ay nag-germinate. So yan lang po ang nag-germinate, mga mahigit 100 lang po 'yan. At ito rin po, 300 din po ang aking pinunla nito sa isang seedling tree na kasunod po doon noon. 300 na cells na aking pinunla po, yan lang ang nag-germinate, yung ito. Okay po, ngayon mag-transplant ako ng seedlings ng litos. So ito na po yung naliman ko noong pang isang araw. Ito ay mas maliit po. So ito na po kalaki itong aking i-transplant sa ngayon. Yan po. Okay. So dahil wala na pong nakatanim dito. Yan. At saka dyan po sa gilid yung aking half A. Lahat dyan po ay walang tanim. Maliban doon sa dulo na mayroong strawberry. So ito na lang po yung aking litos na hintayin pa ng ilang araw para mabinta. So dito ay maliliit pa po. Ayan. So na-short po ako ngayon ng litos na ibinta dahil yung dati po ay halos sabay-sabay na pag-transplant na mga nasa 500 kapuno po dahil 2-3 yung aking pinunla noon na isang araw lang po ang pagitan sa pagpunla na may laman po na 300. Dahil ito po ay 104 ang laman nitong seedling tree, ilagyan ko po ng tagtatlo-tatlo. Yan, nga apat dito. So ito nang nakuna na po, dyan ko tinanim. So 100 times 3, that is 300 po. So isang araw lang pagitan noon nang nagtanim ako, nung nagpunla ako, ng tagtatlo-tatlo po, bawat butas. Ibig sabihin po na nasa 600, pero yung nag-generate po ay nasa mga 500 plus lang po. Yung sa kabila, mas okay po yung sa kabila dyan dahil yan nga, may nag-generate dyan. So ito namang pag-punla ko po dito, ngayon, ayan, 300 po ay dito ilagay. Saka dito, maya-maya magpunla naman para kapalit po dito kapag ma-harvest ito. Ayan. So na-short nga po ako dahil hindi po ako nakapagpunla noon hindi po ako nakapagpunla na sana ay kapalit nung ito ay na-harvest. Ito lang napunla ko at yun po ay wala na po tayong mabinta kasi hindi nga po na palitan agad yung mabinta po noon dito. Anyway, ito po ay next week, ayan ay ma-ready na for harvest. Ito ay mga almost 2 weeks, ma-harvest din yan dyan. At saka ito, mga 3 weeks. So ito naman ay 1 month lang po dahil magpunla naman po tayo ngayon. Dahil mag-transplant po tayo ngayon. So maya-maya ay magpunla na rin. Okay. Ayan, si Mrs. nag-transplant sa ganung kaliit na seedling. Okay. So i-transplant po namin ito ngayon. Ilagay dito. At sa kayo iba ay dyan. So wala pong problema. Yun na nga po ito. Ito ay ang late-late po. Hindi pa nga ito yan, mayroon akong video noon nung isang araw. Nung isang araw po si ito ipinunla. Ay i-transplant. Ito, ang late-late po nito. Pero ito po, okay na po sila. Yan. Nalaklat na po yung mga dahon nila. Okay, yan. Yung sing laki na rin dito. Yung nandito po. Kasi ito nga ay ang liit-liit pa po nang nilagay ko dito kasi wala namang laman dito.
yan ay nilagyan ko nito parang hindi po masyadong mag-evaporate. Dahil kapag walang laman ito, maiinitan ng araw, ay mag-evaporate po yung tubig. Yan ang nga dyan sa kabila, oh. Walang laman po ilang araw na. So talagang ma-evaporate po yung tubig na mayroong nutrient solution. Kaya matapang yung nutrient solution po kapag pag malakas yung evaporation ng tubig, dahil yung mag-evaporate po ay yung tubig lang, maiwan yung nutrient solution. Kaya yung nasa reservoir po ay maging matapang na yung ppm or EC. Kasi po naalisan na ng tubig sa evaporation. So ang gawin po natin dyan ay ating dagdagan ng tubig. Okay po. So ngayon po ay mag-transplant kami sa ganito pong kaliit ng ano. So ilang araw pa lang po ito. Anim na araw pa lang po ito mula nang naipunla ito. Meron na po itong full nutrient solution. Yung kinuha ko po sa reservoir, dito ko inilagay. Kasi po ito nga ay naka full nutrient solution na ito dito. Walang problema po kahit hindi kayo kalaki. Okay. So yun na po.